footprints in the sand, walking with you on this island, guided by the grip of your hand, I can feel you holding my hand. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard ang pagkasira ng marine environment sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Ilang taon nang hindi tumataas ang produksyon ng isda sa West Philippine Sea ayon sa maritime expert na si Professor J. Batong Bakal. Kaya mas nakababahalaan niya ang pagkasimot ng coral sa mga bahura sa West Philippine Sea. Environmental degradation sa West Philippine Sea? Eh, sino naman may kagagawan nun? Sabi ng China, nakasira daw ng environment ang mga payaw na ginagamit ng mga isdang Pilipino sa West Philippine Sea. Payaw? Ano na naman yun? Payaw ang tawag sa device na ginagamit para makapang-attract at makapanghuli pa ng mas maraming isda. Tingnan mo itong nabasa, ginagamit daw ang payaw sa tradisyonal na paraan ng pangingisda. Kaya lang, pag masyadong maraming payaw, syempre sa paglipas ng panahon, paunti ng paunti yung natitirang isda. Depende rin sa ginagamit na panghuli ng isda. Pwede kasing makuha rin yung mga bata pa o yung mga maliliit na isda. Pati na rin yung mga lamang dagat katulad ng pating o sea turtles. Hindi po mapatira ang payaw, no? Ang mapatira siguro kapag nagkakaroon ng malawak ang reclamation at nasisira yung ating mga coral reefs. May inilabas na pag-aaral yung UP Institute of Biology at sabi nila degrading na raw yung mga corals, particular dun sa Sandy Cay. Dahil daw ito sa overfishing, climate change, at yung mga island building activity. Sabi pa ni Tariela, and if you're going to ask me now, who is our suspect in doing this illegal small island reclamation, it's only the People's Republic of China. Nasa constant at rapid decline ang condition ng coral reefs sa Pilipinas dahil sa land reclamation projects at mga destructive fishing practices dito. At sa pag-aaral ng Asia Maritime Transparency Initiative, China ang may pinakamalaking kontribusyon sa pagkasira ng coral reef environment sa South China Sea. Sabi rin sa arbitral ruling noong 2016, malala raw ang naging pinsala sa coral reef environment doon dahil sa land reclamation projects ng China at dahil nagtayo rin sila ng mga artificial island. There's a cascading effect on the entire ecosystem. If you destroy the coral, you lose the home for all these fish like lapu-lapu, maya-maya, and other reef-associated fish. It's really essential that we bring China to an international tribunal to stop it. It takes centuries to create a coral reef and China is just destroying them in a day probably. Ganun na nagkakahalaga ang corals sa West Philippine Sea? Oo, kaya dapat mas lalo natin pinoprotektahan ito. Para naman, bawat araw mas sumasaya sa isang tropiko.